Nakakahiya kayo. Galit na galit si Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang pagharap sa mga opisyal ng PNP matapos ang nakakagulat na insidente kung saan isang staff personnel ang gumamit ng pepper spray laban sa Executive Secretary ng Kingdom of Jesus Christ, KOJC. Nakakahiya kayo! Sigaw ni Bato sa harap ng mga opisyal ng kapulisan na tinawag niyang isang disgrace ang nangyari, lalo na't walang dahilan para sa ganitong aksyon laban sa isang sibilyan. Sinabihan niya ang PNP na umayos at maging mas maingat sa kanilang operasyon dahil hindi dapat nangyayari ang ganitong klase ng kapabayaan. Ikinagulat at ikinagalit ng marami ang insidente na ngayon ay umani ng batikos mula sa publiko at social media. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinyon sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Pulis ka! Tinraidor mo yung babae! Babae pa! From galing sa likod, gaganunin mo ng paper spray na wala. Nagsasalita lang naman yun sa harap ng mga tao doon. Tapos, galing sa likod pa, with the element of treachery, I tell you, nakakaya. Pulis yun. Tapos babae pa yung maedad pa na babae. Mas matanda sa kanya. Gaganunin niya pag galing sa likod, tirahin ang paper spray, tapos sibatsak agad. Oh, we don't want to have people like that in the Philippine National Police. Bakit kung harapin niya, ma'am, ano bang problema mo? Mag-usap tayo. Di ba? Magpakalalaki siya. Ang pangit talaga. Nakita ko yung video. Anak, galing sa likod, gaganon niya yung babae. Tapos yung babae, ganon-ganon na dahil tinira na paper spray. At 6 o'clock to 7 o'clock in the morning, an identified PNP staff member, Your Honor, pepper sprayed the member of the Board of Administrators of KOJC, Your Honor. We are still determining the name of this person, Your Honor, because we already have an affidavit complaint. But pagibalik mo nga yung, yes, Your Honor, yung slide yan. Balik mo. We would like to know the identity of that person, Your Honor. Pakibalik. Yung may buka nung pulis na nag-pepper spray. Yan. Yan po ang nag-pepper spray po sa kay... General Torre, sandali. Nakita mo ba yung video nito? Ako nakita ko eh. Yes, si... Ikaw yun? Ma'am Nori. Ma'am Nori. Eleanor Nori Cardona. Cardona. Ah. From the backside. Ginano niya si Cardona. Tinira niya ng pepper spray. Nakita mo yung video na yun? Yes, sir. Ano mo sasabi mo doon? We immediately relieved the person, sir, and we have already started the pre-charge investigation. And according to him, it's not a pepper spray but an alcohol spray. At I hindi ko na, sir, i-justify ang kanyang ginawa. But that's wrong, sir. Please do not justify. We will not tolerate. Alcohol ba naramdaman mo, Ma'am Cardona? Alcohol? Alcohol yung tinira sa'yo? Mahapdi ba yung alcohol, sir? Mamumula ba pag ma-sprayhan ka? Diba malinis yon? Tingnan nyo na lang. Kasi para ayoko na kasi, sir, mag-ano palagi nagsisinungaling si ano. So, Torre. Sana yung tao na yun. That's a member of the Special Action Force, sir. And Rex Malimban had already initiated the pre-search investigation. May we know the name, Your Honor, and the assignment of this person from the good general, Your Honor? Okay, for the consumption of this committee, please give us the name. Colonel Malimban. Yes, sir, Your Honor, sir. Sir, the personnel is assigned with the Portiver SAC. He is now under restricted custody. His name is Corporal Lacanaria, sir. Ano? Yes, sir. From PNP Yes, sir. PNP SAC, sir. Portiver SAC. Corporal Ray Lacanaria, sir. Ray. So right now, he is facing administrative charges? Yes, sir. We already started the summary hearing procedure, sir. Summary hearing procedure? Yes, sir. Please update this committee. Update this committee as to the progress of the case. You have
charge against that personnel. Kumsek, take note mo ha. Hingin mo. And that does not prevent the complainant to file criminal charges if she wants to. Yes. Ha? Yes, sir. So you do the administrative charge. Dahil ako ha, ako na nakakahiya talaga. Para bang napaka-traidor na pulis ka. Tin-raidor mo yung babae. Babae pa! From galing sa likod, gaganunin mo ng paper spray na wala. Nagsasalita lang naman yun sa harap ng mga tao doon. Tapos, galing sa likod pa. With the element of treachery. I tell you, nakakahiya. Pulis yun. Tapos babae pa yung may edad pa na babae. Mas matanda sa kanya. Gaganunin niya galing sa likod. Tirahin ang paper spray. Tapos si Batsak agad. Oh, we don't want to have people like that in the Philippine National Police. Bakit kung harapin niya, ma'am, ano bang problema mo? Mag-usap tayo. Di ba? Magpakalalaki siya. Ang pangit talaga. Nakita ko yung video. Anak, galing sa likod. Gaganun niya yung babae. Tapos yung babae na ganun-ganun na dahil tinira ng paper spray. Oh, pulis tayo. Bakit ganun na yung style ng ating pulis? Kahit na nabuburyong na kayo doon, kahit na agrabyado na kayo ng husto sa sitwasyon nyo doon, bakit? We're trained. Di ba? Be sure to update this committee sa kaso ng pulis na yon. Ako, I felt offended by that action. Napakapangit tingnan. Tapos nagkalat pa sa social media. Nasisira ang PNP dyan sa ganung klase mga pulis. Mr. Chair? Thank you. Go ahead. Chair, may I please say something? I was there nung lumusob nung August 24. So I would like to surmise that I think the tyrannical behavior of General Torres emboldens his men. That treacherous at saka yung oppressive na kinakaya ang mga taong bayan ng ganyan. I think that kind of leadership emboldens his men to do the very same thing. Noted. Your Honor, if I may, yes. may we request the good colonel to provide us the address of Ray Lacanaria so we can move on. May we know his address, sir? Sandali. Tignan mo. Paki-play ulit yung video na yan. Paki-play. Yan, no? From the sa likod, ha? Oh, yan. Tinira, no? Tapos sibat ka agad siya. Grabe ang, naman. Tapos alcohol. Yan, ang pangit tingnan, no? Parang wala nangyari. Your Honor, yes. Siguro hindi niya gagawin yan kung walang bas-bas po. Kasi tingnan mo, lahat ng pulis na kapaligid, nakatingin sa kanya, wala man lang ginawa yung mga pulis. Wala man lang nag-reprimand. Nakaupo, bumalik pa sa upuan, Your Honor, at inabot yung paper spray sa katabi niya. Wala pong ginawa sila. Well, that is our assumption. Yes, that's my assumption. We can assume na may nag-utos sa kanya. Pero pwede rin na on his own, ginawa niya yan. We can make our own assumptions. Pero kaya nga, imbestigahan ninyo. Rex Malimban. Sinong team leader ng pulis na yan? Baka yun ang nag-utos. Sabihan mo. Ha? Laruin mo. Kung inutusan niya yan, mas lalo nakakahiya tayo. Yes, sir. Anyway, sir, as what RD Pro 11 have stated, sir, we do not justify yung kanyang action ba, sir? But it is individually, sir. Bagong gising kasi ito, sir. Noong time na yun, sir. Medyo... Bagong? Gising siya noong time na yun. Nung nasipa. Bagong gising daw po. Nasipa. Justify bagong gising for that kind of action. Justify. Special action force tayo. Ha? Sap tayo. Yes, sir. Pag-justify na bagong gising. Porque bagong gising, gaganunin yung babae. Ha? Your Honor. Kaya tayo. We are the elite. Di ba? Special Action Force. Pag sinabing kayong elite fighting unit ng PNP National Police, you should be the elite also in terms of character. Kayo dapat ang pinaka-gentleman dyan. Kayo ang pinaka-disiplinado. And everybody is expecting you to act to be the elite people. Lalo-lalo na sa pag-uugali. Okay? Thank you. Your Honor. Yes. Just two matters so we can move on. Can we request for the address, Your Honor? And can we ask both officers, point blank, Your Honor? Give me the address. Anong address?
Sir, as of now, wala po akong hawak. I will just give him time, sir. Yung basta address, anyway, office niya, address niya is Special Action Force. Ah, okay. Saan ba kayo ngayon? Sa Santa Rosa o sa... Or Santo Domingo, sir. Santa Rosa, Santo Domingo, yes. Santa Rosa, Laguna. Laguna. Ah, Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna. And just one question, Santa Rosa. Can you ask them point blank if Colonel Malimban ordered his man to pepper spray my client? Or if not him, General Torre? Just point blank question, Your Honor. I know Colonel Malimban. Yeah, he's a good man. He seems to be a good man, Your Honor. But I would just Marawi, like Marawi hero ito. At hinahangaan ko itong opisya na ito. I don't think utusan niya yung pusang allows na, forgive me my word, yung corporal na yan na gagawin yun. Did you order that? Definitely not, sir. Definitely no, I'm sure. How about your junior officers? No, sir. No? To continue with the investigation, ha? Mr. Speak, after the pepper spray incident, ano ginawa ng ating commander po? Pinatawag niya ba? Lahat ba? Ni-remind niya na we have to protect the human rights. Bawal yan, blah, blah, blah. Ano pong ginawa po natin, sir? Okay. Did it come to your attention? Yes, sir. That's why, sir, actually before the operation, we reminded them to observe yung protocol natin, sir, yung use of force continuum. So it was relayed, sir, to them. And personally, sir, ako, sir, nag-conduct ng briefing, sir, sa kanila. Then after that, sir, he was placed in restricted custody. That's why immediately pinabalik namin ito, sir, sa campus, sir, sa Tagum, sir. So doon, sir, na yung sa ngayon, sir, ongoing, sir, yung So saan siya ngayon? Nasa Tagum? Yes, sir. Be sure. Follow up in yung kaso niya. Nagkakahiya talaga. Ako, yung hiya ako sa ginawa niya. Yes, sir. I'm sure, ikaw rin, nahiya ka rin. Di ba? Yes. Ha? Very treacherous. Sa likod pa, babae pa. Tapos, parang walang nangyari. Huwag ka sabihin nila, baka isipin ng mga tao, ganun na pala mga Special Action Force ngayon. Ha? Taga paper spray ng babae. You are trained to fight hardcore terrorist. Not itong babae na nandoon lang, nagsasalita, titirahin ng paper spray. Alam naman natin, itong mga to talagang hindi susunod sa batas eh. Kaya magkasama kami kanina ni Partner Jade, iniikot namin itong mga Senate staff. No? So, alam natin hindi sila susunod sa batas dahil nakasandal sa pader yan ngayon. Eh. Mm-hmm. Gagawin natin, i-video natin yung dapat natin ma-video, yung kinakailangan magpunta para nagiging officials at babaliktad naman ang panahon. Eh. Mm-hmm. Pagbaliktad ng panahon, doon, katakot-takot na kaso yan, kasi nakita naman, di ba? Marami na tayong ebidensya. Again, yung paglabag sa, yung pag hindi mo papasukin yung city building officials, eh. May mga kaso na sila dyan. At kanina nga lang, eh, meron kaming isang na-meet. Hindi ko na lang babanggitin ang kanyang pangalan niya, pero na-meet namin isang mataas na opisyal ng Davao. Siya mismo nagsabi, hayaan nyo lang, pinapunta natin yan para sa ganun. Eh, sa pagdating ng panahon, marami talaga makakasuhan ng yan. So, kaya nga naghahabol yung mga yan eh, para bukas dahil sa Senate hearing. Kapartner Jade, balikan lang kita no, dun sa nire-report mo regarding dito sa mga Senate staff. No? Kani-kaninong senador ba yung mga staff na yan na dumating? Mga chief of staff ni Nubayan or tapos pakiklaro nga din kasi parang nabanggit mo kanina kung asan talaga yung gagawing venue, no? Yung venue ng hearing. So, may binanggit ka kanina dito sa Sangguniang Panlunsod ng Davao? Yes, Pato. Unahin ko mo na yung unang tanong. Uh-huh. Ito'y mga officers no ng Senate Secretariat, ano? Mm-hmm. Hindi to mismo ng specific senator. Okay. Generally, ito ay sa kabuuan ng Senado. At yung pangalawang tanong mo, partner, gaganapin nga batay doon sa inilabas na dokumento no ng Senado, gaganapin yung hearing, diyan nga public hearing alauna po ng hapon diyan sa Sangguniang
panglungsod. Kasi kanina, tinanong din natin no, si Senator Bato de la Rosa kung bakit hindi na lamang dito magsagawa ng public hearing. Ngayon nga, nandito nga yung mismong action, yung naging issue, yung kaso. No? Mm-hmm. Eh, sabi ng senador, eh, para maging hindi maging bias naman yung Senado dahil para maging patas ano, na pag walang masabi yung kapila, yung kapulisan na mas pinapapuburan ng Senado ang KOJ. Sibaga, siyempre, ang Senado naman mag-iimbestiga in aid of legislation. So parang ano lang doon, parang walang masabi, no? Yung mga kapulisan na to, hindi sila magsasagawa ng public hearing mismo dito sa loob ng KOJC compound, kundi doon mismo sa sanggunian panglungsod. Mm-hmm. Tapos, meron na ba tayong may idea ka na kung ilan ang senador na darating, kung sino-sino? Tapos ang schedule ba nila, mag-inspect muna sa umaga bago yung committee hearing sa hapon? Yes, partner. No? Sa umaga, magkakaroon sila ng ocular inspection nga dito nga sa compound. Ano, mga siguro nasa alas 10 yan ng umaga o mas early pa, depende partner, pero doon sa kanilang nakalagay dito eh magkakaroon sila ng ocular inspection sa loob ng KOJC compound bandang alas 10 ng umaga. Yung sinasabi mo mga senador no na pupunta, depende rin kasi batay rin doon lahat naman no ng miyembro ng Committee on Justice and also yung Committee on Public Order and Dangerous Drugs dadalo kabilang na sige mention ko na lamang batay doon sa kung may papakita natin yung dokumento mismo nitong notice of ocular inspection and public hearing na inilabas nga noong September 3, 2024 kabilang dito sa mga pangalan ano na nababanggit ay si Senator Aquilino Coco Pimentel, the third minority leader at ng Committee on Justice and Human Rights din. At ang chairperson yan, yung vice chairpersons naman ay sila Senator Rafi Tulfo, Committee on Justice and Human Rights, at si Senator Christopher Bongo, ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs, and member din ng Committee on Justice and Human Rights. At yung mga miyembro naman nitong committee na ito ay walang iba kundi sila Senator Joseph Victor o J.V. Ejercito, Senator Mark Villar, Senator Nancy Binay, Senator Lord Ligarda, Senator Amy Marcos, Senator Robin Hood Padilla, Senator Grace Poe, Senator Cynthia Villar, at kabilang na rin yung ex-officio members, Senator Risa Ontiveros, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, at Senator Francis Tolentino. Kabilang na rin dyan, siyempre, pangunahan ng pagdinig ni Senator Bato de la Rosa. So doon sa mga nabanggit na mga senador, hindi pa natin na tiyak partner ano kung lahat ba ito ay kasama o dadalo mamaya sa Senate investigation o hearing doon sa sangguniang panglungsod. Yan ang aabangan pa natin na partner. Okay. Si Coach Oli, baka may tanong po kayo kay Jade Coach? Siguro ano idagdag ko lang kasi kanina na narinig na nakausap namin si Mayor Baste ang sinabi niya nga darating ay kumpirmado na ni Senator Robin, Senator Bongo, at si Senator Bato. Mm-hmm. Hindi ko pa alam kung sino yung mga madadagdag. No? Kay Jade naman, wala akong medyo matanong kasi magkasama kami kanina niyan. Okay. Na nagumikot. Coach Oli, may idea pa ba kayo kung sino pa yung pupwedeng maimbitahan nila? Halimbawa, darating ba yung mga representante mula sa Commission on Human Rights? Si HR? Oo. Naku, malabo yun. Napakatahimik nga ng mga yan eh. Di ba? Hindi ko alam kung asan sila ngayon eh. But again, this is obviously political. Makita natin na nagkakaroon na ng mga sides eh. Diba? Yung dapat na nagsasalita, katulad nila Risa Ontiveros, yung si HR na yan, eh sila ngayon yung mga tahimik ngayon. Diba? Wala silang masabi. Ewan ko to si Senator Amy kung magpupunta yan. No? Pero maganda ang tabas ng dila niyan eh. Dahil pinapasuko si Pastor Kibuloy. At saka yung mga salitaan ganyan, yan ay galawan at salita lang ng mga trolls yan dito sa social media. Yung sumuko na kasi sumuko. Obviously, hindi nila nauunawaan yung buong due process.
dahil may proseso po ang ating batas. Hindi ka pwedeng pasuko lang ng pasuko. Eh, ito ay karapatan naman na ni Pastor Kibuloy ipagtanggol yung kanya sarili. Mm-hmm. So, ganun. So, marami dapat eh. But ako alam mo, mga partners, no, sa akin, naggugumahol na yung mga yan dahil talagang parang mag-e-exam bukas eh. No, exam nila bukas at sila i-inspectionin. No? Kaya nga ito ay nabanggit ko, itong mangyayaring Senate hearing bukas, this is a preview of what's going to happen pagbagsak nung kanilang sinasandalang pader. Kasi katulad niyan, kaya sila nagpapasok dyan ng mga kontrabando na itinatago nila, na ayaw nilang pa-inspect. At yung nagpapasok ay laging tumatakbo, nagmamadali, nakatakip ang mukha. Alam nila, illegal yung ginagawa nila. Alam nila, may mali dun sa ginagawa nila. At kaya sila nagmamadali ngayon dahil may Senate hearing. Mm-hmm. Di ba? So, pagbagsak, at alam naman natin, sooner or later, babagsak yan. Ito ha, itong kanilang administrasyon, diretsoy na natin. Pagbagsak niyan, sisigilin lahat yung mga yan. Mm-hmm. So, ito ha, itong Senate hearing, again, this is a preview kung anong mangyayari sa inyo in the future. Kaya, take this as a wake-up call sa mga pulis na pwede pa kayong umurong at manindigan na huwag kayong gagawa ng krimen at illegal dahil madadamay kayo isang katutak na kaso. Naghahanda na po ang KOJC, naghahanda na po ang Davao, at marami pa akong nakakausap na naghahanda. Tinatimingan lang Coach, kung kailan ipapasok yan. Sabi nga ni Atty. Trion kanina na dalawang photocopy machine na yung nasira at kakaprint dun sa mga kasong ipapayag sa mga pulis. Mm-hmm. Talagang sadyang marami makakasuhan dyan. Pero nga, sabi nga nila, huwag natin sisihin daw masyado itong mga pulis. Ang sisihin natin yung nagbibigay ng orders sa kanila. No? Posibleng sila ang tama, pero on my side, dapat din mayroong makasuhang mga pulis dito. Eh. Mm-hmm. Lalo na yung mga nananakit at gumagawa ng mali. Dapat makasuhan kasi pag hindi mo nakasuhan yan, mauulit at mauulit at mauulit na lahat ng pulis natin may excuse. Inutusan kami. Mm-hmm. No. Inutusan kami. Kahit illegal, basta inutusan kami, lusot kami. Mm-hmm. Kailangan mayroong maturuan ng leksyon. Correct. Oo. Dapat talaga managot dyan. Hindi man lahat, hindi man kasing bigat ng kanilang mga amo, ng kanilang mga bossing. Pero dapat mayroon ding kakatakutan na, teka muna, dapat pulis tayo eh. Mm-hmm. Di ba? Dapat tayo na ninindigan tayo sa tama. Mm-hmm. Hindi tayo duwag. Magsabi sa ating sir, mali naman yung order mo, parang illegal yan. Di ba? Paano kung utusan ka nung amo mo, yung general mo, o kung sino mang yung colonel mo, utusan ka niyan na magpuslit ka ng droga from Manila, dalhin mo ng Davao, susunod ka. Dahil wala kang magawa, kasi tatanggalin ka, so utusan ka magpuslit ng droga. Mali na yun. Mm-mm. It's the same thing. Sasabihin nila, hindi, illegal kasi ang droga. Teka muna. Ayung may magsiserve kayo ng warrant of arrest, tapos dito na kayo maninirahan. Ba, illegal yan. Napakadami yan. Yung bababuyin nyo ang katedral, that is illegal. Mm-hmm. Marami kayong kasong sa alabagin dyan, sa katedral na yan. Pagdi-disrespect yan, pambabastos yan ng isang reliyon. Mm-hmm. Ang daming kasong kalalabasan nyo dyan. Mm-hmm. Maniwala kayo sa akin. Itong isang magandang kasuhan na pulis, ano, Coach Oli, itong si Pepperboy, no? Na wala naman nag-utos sa kanya na mataas sa kanya, basta siya, instinctively, no? Gumawa siya ng, yan, si Pepperboy. Wala naman nag-utos sa kanya yan, eh. Sarili niyang, sarili niyang... Kumbaga, parang in his own volition yan. Gusto niya yan, freedom of choice niya yan. So, ibig sabihin, dapat sa kanya, dismissal yan eh. Dapat ganyan talagang ano dyan eh. May punto ka dyan, tama yan. Mm-hmm. Kasi meron namang mga ginagawa ito ng mga police din na hindi naman talaga kasama na rin sa utos nila eh.
Nagiging ano eh. May mga ganyan naman talaga. Aminin na natin, maraming mababait at matitinong pulis. Pero meron din talaga, balansin natin, meron din talaga mga pulis na mapang-abuso. Power tripper. Mm-hmm. Diba? So yan, katulad niyan, babae, nakatalikod, binanatan niya. Si Ma'am Nori. Diba? Eh, hindi naman self-defense yan. Nakatalikod, pinuntahan mo, inisprayan mo. Pati itong katulad isa, na lang yan. Pati itong isa, Coach Oli, yun sa video. Yan, oh. Sa, sige, tago ka muna ron. Consentidor eh. Diba? Consentidor. Eh, palagay ko, kinonsinti rin ito ni Tore. Mm. Bakit itinago niya na yan? Ang dami niyang presko, hindi sana sinagot niya. Hindi, itong pulis na ito, nasa harap ko. Itinabi niya dapat sa presko niya. Gaya nung ginawa ni Tore na pinatabi niya sa presko niya, yung nag-road rage, di ba? Ang problema... Pinatabi niya, ito, didisiplinahin ko. Eh, kaso kinonsinti rin ni Tore. Ang problema, Coach, kasi hindi pinapapasok yung SMNI sa mga presko niya at wala rin media nagtanong tungkol dyan sa issue na yan kay Pepper Spray Boy. Mm-hmm. Alam mo, minsan itong media natin talaga, no? Bias na rin sila talaga. Aminin na natin, bias sila. Kasi alam mo, pag si Attorney Torion ang nagpe-presscon, grabe yung mga tanong kay ano, ha? Grabe ang tanong kay Attorney Torion. Talagang parang silang representative or abogado, itong mga media, parang abogado ng mga pulis. Samantalang pag may presscon, gaya ng sabi mo, eh hindi naman sila nagpapapasok ng taga-SMNI at wala naman nagtatanong nang medyo mabibigat. Ba, si Attorney Torion mabibigat ang tanong kasi nandiyan po kami. Oo, lalo na yung mga, ako, ayoko ng pangalanan yung isang babaeng matanda. Ay, sus, grabe. Present pa rin ba kanina? Kanina hindi ako nakapunta. Present ba yung paborito nating matandang media? Ah, wala. Ay, sayang. Dapat doon ako nakapunta. Wala, high blood ako ron. Ay, naku, akalain mo ba ang tanong eh? Ano ba yung katedral na yan? Parang yan ba yung, yung sa Roman, ano, Catholic na, yung mga ganong tanong niya na darating siya late, tapos sasabihin niya, hindi niyo ako inantay, ano yung mga style niya. But anyway, alam mo yung panig niya eh. Kitang-kita eh. Doon sa, ano, meron kaya makakaganon kay Tore? Di ba? Mm-hmm. So, well, anyway, okay lang yan. Kasi alam mo, ha, tatandaan natin, gising naman ang taong bayan. Mm-hmm. Hindi naman bulag ang taong bayan. Nakikita nila sino talaga ang bias na media. Alam nila yan. At huwag nating kakalimutan, balanse na po ang mainstream at ang social media. Baka nakakalimutan natin, ang nagpanalo kay PRRD ay hindi mainstream media. Mas pinaniwalaan ng taong bayan yung social media. Dahil galit ni PRRD ang mga yan. And yet, nanalo. Hindi ko tinatawaran yung talaga magaling si PRRD, pero itong social media, kakaunti na lang naniniwala dyan. Wala na rin sila eh. Coach, puntahan ko lang yung ano, kasi diba maya-maya ay magkakaroon na nga tayo ng set hearing, no, dyan sa Davao City. Eh, may pa-interview itong si Tore sa mga media. Ang sabi niya ay magkakaalaman na daw, handa na raw sila sa gagawing set hearing mamaya dahil marami daw siyang maipapakitang findings sa halos sa 2 weeks nilang pamamalagi dyan, no, sa KOJC compound. Anong basa mo dito, Coach? Eh, sige lang. Sige lang. Kasi siyempre, ano eh, alam mo naman to si Tore, sinungaling. Ang taong sinungaling, kahit yung sarili niyang kasinungalingan, pinapaniwalaan niya na. Baka pati siya, ano eh, niloloko na niya sarili niya, no? Pero ayahan mo lang, kasi yung sa atin naman, documented, may mga videos tayo, may mga pictures. At pati mismo yung mainstream na iba, pinapasok natin. Nakita naman nila, hindi sila pinapasok eh. So kahit anong ilabas nila dyan, yung the fact na lang na ayaw nilang paimbestigahan yung pinapasok nila, eh sino pang maniniwala sa kanila? Kahit sabihin nila, marami kami nakitang droga doon, eh nagpapasok nga kayo ng patago eh. Di ba? Walang maniniwala. Alam mo, again,
gising naman ang taong bayan sa kalokohan ni Torre. At bukas magkakaalaman talaga yan. Di ba? Kung hindi sila nagpapanik, bakit nagmamadali sila ngayon? Nagkakraming sila magpasok at maglabas ng kung ano-ano. Kasi pinagtatakpan nila yung baho na ginawa nila dito sa loob. Alam ni Torre yan. Coach, ano masasabi mo? Madagdag ko lang. Oh, sige, Jay. Dagdag ko lang, partner, kasi nga kanina tinanong din natin yan kung gaano ba kahanda na ang kampo ng KOJC dito nga sa gaganapin nga Senate hearing. Dahil nga, nabanggit ko rin yung statement ng PRO 11 na sila handa, yung lahat ng kanilang mga dokumento ay handang-handa na. At ang sabi nga ni Attorney Torion, hindi na kailangan maghanda yung KOJC dahil ito nga ang nangyayari ngayon, lahat ng mga videos at photos, lahat ng mga pinapakita natin sa ating mga kababayan ay mga patunay na ito ng pang-aabuso ng kapulisan sa karapatan ng mga missionary workers. Pero mapapansin natin na kumpiyansa-kumpiyansa at positibo-positibo si Attorney Israelito Torion na talagang yung katotohanan magkakamit ng hustisya para sa mga taga KOJC, lalo na alam naman natin yung kapulisan ay ang ipinapalabas ay propaganda lamang at patuloy na dinedepensahan yung kanilang mga kasinungalingan. So speaking of kanina, no, nabanggit nyo Coach Oli yung cramming, no? Bakit sila nagka-cramming ngayon? Ang pinagtataka lang natin, ano, 'di ba mayroon silang hinukay diyan sa basement na hindi naman nila dinideny, hindi rin naman nila inaangkin, no? Pero may mga evidences na lumalabas na yun nga, sabi ni Sister Nori kanina, pero mo hindi nga tayo pinapapasok, hindi nga tayo pinapasilip kung ano 'yung nangyayari, pero ang ama na rin ang gumagawa ng paraan para makita natin kung ano yung nandoon sa loob, no? So, yan ngayong butas na yan, yan ngayon yung speculation din natin na yan yung tinatakpan, no? Yan ngayon yung mga tinatakpan. Ngayon ang inaano lang natin, kaya nila hinukay yan kasi sinasabi nila na positive. Positive ang heartbeat na allegedly kay Pastor Apollo Kibuloy, yung heartbeat na yon. Kaya nila hinukay. Ngayon, bakit nila tatakpan? Kung positive pala na andyan dyan, di sabihin lang nila sa Senado, di ba? Ito po yung ano namin, kung bakit ba nakita namin itong ano na to. Kaya, ito, hinukay na namin kasi andyan dyan yung heartbeat. Bakit ngayon? Bakit bigla-bigla silang magtatakip? Di ba? Bakit nila kailangan pagtakpan yung kanilang ginagawa? So, ibig sabihin lang, palpak, mission failed. What is your... Partner, inamin na ba nila na mayroon silang hukay dyan? Wala pa. Actually, mga kapartners, pinasisingalingan pa nga nila . Ang sabi pa nga ni Torre, na Photoshop at kayang-kaya niya ang gawin niyang yung picture na i-Photoshop. Pero pagdating dito sa video, wala pa bukas. Ay, mamaya, inasahan natin na ipapalabas, itatanong ito for the record ng Senate hearing. Itong video nga na-leak mula kay Sas Rogando Sasot. At madagdag ko na lang din, partner, ha, kanina, kasi tayo nagbabantay dito sa may entrance, isa sa mga entrance ng Jose Maria College basement, ano, dito sa bandang second floor, third phase nga ng Jose Maria College. At nakita natin for the first time na itong pintuan papunta, sana mapakita, may sinend akong link po dyan at na-upload ko na rin ito sa aking Facebook post. Ito po, nakikita po ninyo. Yan, hindi po yan sinasara ng ganyan. Wala pong yung blue na yan, hindi po yan yan ang unang pagkakataon na ganyan po yung pagkakalagay at pagkakasara talaga. Talagang hindi mo talaga madadaanan, no? Yung kung sino mang magbabalak na pumasok ka dyan mismo. Hindi kumpara noong mga nakarang araw, ay
pwede kang makalusot, ano? Kasi walang ganyang nakaharang eh. At na may pulis na natutulog mismo, nakaharang mismo diyan sa pintuan papuntang basement. Kaya naman batay na rin sa mga natanggap na impormasyon, ha, mismong si Attorney Israelito Torion may Facebook may post din diyan tungkol sa mga impormasyon na wala na raw butas, no, nasa diyan sa basement dahil na semento na, sinemento na. Ha, mga kapartner, yung sinemento na daw at pinapatuyo na lang ngayon ang yung semento at may malalaking electric pan ang nakatutok para mapatuyo agad. Kasi nga mamaya na ito, ngayong araw na ito, yung magiging ocular inspection. Kaya ito yung natanggap na impormasyon mula sa puting ahas ni Attorney Isolito Torion sa mga nagaganap diyan sa basement ngayon, no, sa ng Jose Maria College, unless, no, na hindi talaga tayo pinapayagan na makita yan, na ma-verify, at wala rin tayong naririnig mula sa kapulisan kung meron ba silang update na picture or video. Di ko alam kung meron din king alam na inilabas ng kapulisan para mapasinungalingan yung mga sinasabi ng KOGC o ng Attorney Isolito Torion, itong mga post na ito, para mapatunayan kung sino ba talaga ang nagsisinungaling o nagsasabi ng katotohanan. Hindi lang puro salita. Partners, ha? Oy, madagdag ko lang, ano? Kasi bukas, ha, under oath po yan, eh. Tatanungin sa kanila yan. Merong hukay o walang hukay? Makakasuhan sila dyan pag nagsinungaling sila. Diba? Kasi nga, under oath sila dyan. So, pag itinanggi nilang may walang hukay dyan, bibisitahin yan. Diba? Sa umaga pa lang, bibisitahin na yan, eh. Oh. Pero kahit na tinakpan mo yan at kahit sinemento mo yan, mahahalata. Kasi matagal na yung building, eh. Yung simento, makikita mo na bagong gawa. Kahit anong habol nila dyan, kahit anong gawin nila, dumihan nila yan, makikita natin yan. Na ito ay minadali at sinementuhan lang. Diba? Ngayon, yun nga, sabi eh, kung tama yung ginagawa ninyo, bakit mo ibabalik kung kailan merong magche-check? Di ba? So maraming silang magiging lalong question dyan, mga partners, sa patungkol dyan. Mm-hmm. Kapartner Jade, balikan nga kita. Doon sa pinakita mong video, no? Pwede ba nating ipakita ulit, ano? Yung sa may staircase, yung sa may hagdanan, no? Yan ba eh? Yan ang this one. Ito yung before. Pakita mo yung before. Ito ngayon to. Ngayon to, na-update kasi yan ang ano ko eh. Uh-huh. Yan, nandyan ako madalas na nakapwesto partner. Ito, uh-huh, bago talaga ito. Pero yung usual, ganyan, no? Walang nakaharang yan. Mm-hmm. Nakatulog lang sila dyan sa paligid ng dyan po sa second floor, no, ng Jose Maria College. Uh-huh. Yan po, nakakalat lang po. Walang ganyang harang kasi nandoon, no, tingnan po ninyo. Nandoon sa dulo yung ginamit kasi. Ngayon, papakita natin yung ngayon. Yan. Okay. Yan. Kinuha yung ano doon, yung pangharang ng blusa sa JMC ito eh. So yan ang kunwari ginamit na ano, ha, higaan, ano? Mm. Ayan, at ngayon naka harang na. Hindi yan common or usual na nangyayari sa mga nakalipas na araw na nakatutok tayo dito sa Jose Maria College, partner. So ibig sabihin, hindi talaga po pwedeng ano talaga kahit matulog, makatulog sila kasi nakaharang mismo sila doon sa harap ng pintuan papuntang basement ng Jose Maria College. Okay, tanong lang, ano? Yung pinapakita nyong yan, yung footage na yan, ando doon ka sa first level, no? Hindi yan yung ground. Hindi ito ground, ano? Hindi ito ground. Second level. Second floor. Yes. Oh. Okay. So pag bumaba ka kasi diyan, papunta sa doon sa ano, doon sa basement, 'di ba? Ando doon yung kung medyo familiar ka diyan, ano, dati kasi ando doon yung printing ni ano, ni Brother Eric, no? So doon 'yan papunta, eh.
Actually, partner Joe, dito kasi banda, narinig natin yung malakas na drilling. Okay. Dito banda, oo. Kaya malakas ang kutob natin na dito sa lugar, sa area na ito, malapit yung butas. Na, yung di umano yung butas dyan sa basement. Kasi yung drilling na ipinapakita na post nila, na ito ni Attorney Turion, dito malakas eh. Dito banda yung ano eh, daanan na yon. Mas malapit yung malakas na tunog ng drilling na ginawa nung mga nakaraang araw. Okay, so nasa intersection yan nung third phase saka nung second phase. Yes, yes. Okay, so ando dun pala. So dyan ang hinaharangan nila ngayon. So bukas, sa inspection, alam na, kailangan natin bungkagin yan. Itong part na ito, partner, ha, hindi ito madala, hindi ito napuntahan ng mga media na nag-inspect kasi nga medyo malayo-layo ito. Nasa ano na ito eh, bandang likuran na ito, partner eh. Yung mga nabisita lang, ito yung ito, pinapakita natin yung pagbaba. Ito yung ano eh, yung baba niyan. Pagpasok mo ng pintuan, ito yung parang ground floor level, ano? At dyan sa baba, sa may kaliwang bahagi po ng screen po ninyo, yan yung papuntang basement na. Oo. Yan. Hindi ito ngayon na, yung mga nakarang araw pa ito na video po natin na nakapasok pa yung mga kasamahan natin dyan. Okay, sige. At least medyo may idea na tayo kung nasan yung drilling na ginagawa. Actually, ang kuha na yan, papunta na yan dun sa, ano, dun sa, yung likod ha, yung likod. Papunta na yan dun sa lobby. Jade, tsaka Coach Oli, dito pa rin, kaugnay pa rin sa paghuhukay, ano? Matanong ko lang, meron ba kayong namataan dyan na personahe ng BFP or from OCD or from disaster? Or purely mga police lang ang nandyan? Dyan sa compound or dyan mismo sa basement? Ako personally, hindi ko masyadong kasi natitingnan dahil lagi kami takbo-takbo. No? Takbo-takbo, so kuha lang ako ng kuha dun sa area. So ako personally hindi ko alam eh. Basta namatangan ko lang dyan, may mga soko, no. Ewan ko si partner Jade. Oh, partner, siguro yung mga unang araw pa ito eh, may mga footages tayong nakikita na mula sa BFP. Pero itong mga nakaraan lang bago eh wala na tayong nakikita. Ang nakikita lang talaga natin yung huli, yung mga di umano'y mga minero na nag-uniform yung pulis at ngayon naman sa mga video na pinapakalat yung mga pulis na naging minero na tuloy. Sila na yung naghuhukay dyan mismo sa basement, sa batay dito sa pinapakita nating video, mga kapartner. Kaya ako natanong kasi ang eksperto sa paghuhukay or eksperto sa pagde-detect ng mga signs of life underground is itong BFP tsaka OCD. Tsaka sila yung mga may kagamitan talaga na nagde-detect ng mga kung meron pa bang signs of life sa ilalim ng lupa. Pero dyan kasi, ang pinagtataka ko, bakit mga pulis ang purely nandyan? So walang BFP, walang OCD. So talagang malinaw na itong operasyon na to ay talagang masasabi mong illegal at hindi tama kasi kung signs of life ang dinedetect ay hinahanap nila kasi nga meron daw bunker, meron daw tunnel, dapat ang nangunguna sa paghuhukay is yung ano from OCD, itong mga nasa disaster itong, at saka BFP. Saka, oh yun, kikita natin yan sa video mga kapartners, ano, mga police lang ang nandyan. Kasi nga, base sa experience natin at saka sa mga disaster eh makikita natin yung tsaka yung ano yung OCD tsaka yung BFP talaga ang nangunguna pagdating na sa gahanap na ng tao na nasa ilalim. Pero ito kasi ang pinagtataka natin, pulis na ngayon ang kumbaga naghuhukay at yung mga gamit pa nila metal detector pero heartbeat ang hinahanap, di ba? Coach Oli tsaka Parajay. Alam mo partner, may nakausap din ako diyan eh na, na nasa mining. Pinakita niya sa amin yung kanyang mga pictures, pinakita niya sa amin. Tapos itong itsura na ito, sabi niya, tingnan mo, parehas yung mga hinuhukay namin, yung klase ng hukay nung nag-mining at saka ito. Sabi nila, payo lang nila sa amin, mag-iingat kayo kasi baka dinadivert lang nila.
Kunwari si pastor ang hinahanap pero may iba na silang hinahanap. Kasi yung klase, at tama ka, yung sinabi mo kanina, yung gamit, yung mga metal detectors, yan ay ginagamit sa pangmimina. Hindi po yan sa tao. Correct. Pinakita rin sa amin yung pictures ng mga gamit nila no, na nasa hukay. Parehas, parehas. Yung hukay parehas, yung gamit parehas. At kanina nabanggit naman sa akin ni Partner Paul, yung term na ginagamit nila na bunker, tunnel, mga terms na ginagamit sa pagmimina. So iba na ang purpose nila dito at wala na tong connection. Kung ito ay totoo, wala na tong connection sa warrant of arrest. Diba? Iba na eh. Hindi natin alam kung naghahanap sila diyan ng ano at sabi nga nila pag nakakuha ka ng lupa na ilabas mo yan, pina-check mo yan, makikita nila kung merong minerals na makikita doon sa area. So tingnan lang natin yung sitwasyon na ganyan kasi baka mamaya sabi nga ni ano, napaniginipan ni Atty. Torion na ang hinahanap daw nito mga pulis ay ginto na nang sa ganon makuha. Matake over nila yung lugar kasi ako, yan naman ang lagi nating pinag-uusapan na gusto nilang matake over yung lugar hanggat sa mas matagal na kaya nila for the purpose na we really don't know yet. No? But ako'y naniniwala at na itong mga pulis na ito ay alam din nilang wala dito si Pastor Kibuloy. Mm-hmm. Iba na purpose na itong mga to. Madagdag ko lang din, Partner Alma, no, sa sinasabi ni Coach Oli. Kasi nga, batay na rin sa mga nakakausap natin mga eksperto, tulad ng mga ginagawa nila doon kahapon, Coach Oli, siguro napuntahan mo yung personally yung pagpunta doon sa may gulayan. Yun, di ba may ginagawa silang parang naghahanap sila ang sinasabi pa feasibility study at tinitest nila kung anong klaseng anong quality ang kalidad ng lupa na nandoon mismo. Yun yung mga teorya ng mga eksperto na posibleng ginagawa nitong mga kapulisan sa loob ng KOJC compound, hindi na si Pastor Apollo si Kibuloy kundi yung pakay nila iba na yung nakikita natin sa ginagawa nila dyan sa loob, Partner. Oo, tama ka, Partner. Kaya itong galawan, ito'y parang talagang may yung kakababalaghan na ginagawa ng mga diwata sa loob ng KOJC ay matindi. Ito yan, kasi yan, napuntahan to ng mga kasamahan ko sa Banatero. Sila mismo nagpunta dyan at kinikwento nila yung lugar na yan. Tinetest na nila yung lupa eh. So obviously, kasi kung may heartbeat yan, hindi nagpunta ka na sa katedral, nagpunta ka na doon sa JMC, ngayon nandiyan naman sa gulayan. Ang bilis naman, at kanina may nabalitaan pa tayo na pinasok daw itong kingdom at meron silang nakikita. This is according to Partner Paul, no, na posibleng may tunnel connecting going sa SM. So, saan? Sa SM. Kasi SM. Pinutahan namin yan kanina eh. Papunta sa SM. So, matindi na itong mga ito. Coach Oli. Meron silang nakikita na hindi na natin nakikita. No, hindi ko alam kung nag-hallucinate itong mga ito, kung ano-ano lang pumapasok sa utak, na medyo nakakatawa na silang talaga. And I hope i-present nila ito sa Senate bukas nang matawa naman tayo. Kasi sir, itong Senate, napaka-importante nito, inaabangan to ngayon. Ha? O, sige, Partner. Pero ang pinagtataka natin, Partner, kinakagat pa rin ng mainstream media yung sinasabi nila. Kahit na imposible na yung sinasabi nga ni Tore, kaya daw nahirapan sila kasi palipat-lipat yung heartbeat. Eh, sa lawak ng compound at kung may tunnel naman talaga dyan, dapat matagal na nilang na-detect yan, considering na meron silang pinagmamayabang na mga aparato na nag-detect talaga ng sign of life sa ilalim ng lupa. Iyayaan nyo lang kasi kung talagang sasakyan ng media yan, ano, yung mga, siyempre kumikita sila dyan eh. No? Okay. Anyway, wala naman na, gaya na sabi ko, wala naman na naniniwala dyan sa media na yan. Sila-sila na lang yan. Ginagamitan sila ng kanilang amo, yung amo ginagamit sila, no?
at yung media, ginagamit nila yung amo nila, di ba? Pareha silang may pakinabang dyan, no? Pero at the end of the day, wala namang naniniwala, hindi na effective. Hindi, wala na. Mm-hmm. So, hayaan lang natin yung media. Maglokohan sila. Yun, medyo natawa ko rin sa binanggit mo kanina, partner, na ano na coach, no? Yung SM, yan ba yung mall? Oh, yun. Ngayon, yung kayo, medyo ginugel ko lang, ano? Yung layo nung SM na yan hanggang dun sa Kingdom is 7.2 kilometers. Tapos gagawa ng tunnel papunta ron. Ginastusan, no? Kung totoo yan, no? Ginastusan ni Pastor Kibuloy yung tunnel papunta ron. At saka tatandaan natin kung totoo yun, kasabuhat ang SM. Kasi hindi naman sila papayag na may connecting tunnel doon, eh. Di ba? So kasabuhat, dapat siguro baklasin din nila, ukayin din nila yung SM. So lilipat muna nila yung mga pulis doon muna sila. Total, mas malamig doon, eh. Hindi na siguro, fully air condition ano, yung hindi na siguro, di ba? Hindi na siguro feasible yung SM na yan. Pero kanina, balikan ko rin lang yung about sa Soko. Kanina sa press ko ni Attorney Torion, kasi binanggit niya yung bakit may presence yung Soko, no? Dahil meron daw na pabalita na meron mga nakita ng mga blood stain doon sa katedral, no? So pumunta yung Soko, tapos fake news pala, no? Wala palang ganon. So ang sabi ni Attorney Torion, they immediately left, no? Yun yung naging papel nila. So umalis sila kaagad dun sa venue, kasi wala naman silang nakita, no? So hinahanap nila, wala naman pala, istorya lang. So yun yung sa Soko side, no? Saka sabi rin ni Attorney Torion na siguro naman yung mga yung Soko ay naniniwala naman din tayo na professional yung mga yan at hindi sila magpapagamit. Okay, so ngayon, ang tanong lang natin ngayon, kanina gusto ko rin lang isusugan tong sinasabi ni kapartner Almar, ano, yung bakit hindi sila, kung maghuhukay sila ng mga tunnel na ganyan, kung magsasabi sila ng mga proof of life sa ilalim ng lupa, bakit hindi nila itap yung expert o yung may expertise dyan sa area na yan? Yung sa OCD, saka yung sa BFP. Bakit ngayon na itong mga kapulisan ang talagang talagang nagsusumikap na maghukay? Dahil ba hindi kasali sa Operation Technon ang mga bumbero saka OCD? At under lang lahat yun kay General Torre? Anong take mo doon, Coach Oli? Tama ka. Dapat kinukonsulta yan sa eksperto. Mm-hmm. Di ba? At the same time, transparent. Kasi di ba habang naghahanap ka ng heartbeat, may eksperto, nandiyan yung both parties. Mm-hmm. Di ba? Andiyan yung mga police, andi dito rin yung mga taga-KOJC. Kahit man lang isang representative, kung ayaw nilang magulo, tigalawa, tigatlo, di ba? Ang problema kasi ito sa mga pulis na ito, hindi sila transparent, eh. And we cannot blame yung mga taga-KOJC, we cannot blame the people kung ang tingin nila sa mga pulis ngayon na nandi dito ay mga sinungaling, may itinatago na illegal. Mm-hmm. Eh, sila gumagawa ng kalukuhan nila, eh. At dagdagan ko yung sa sinabi mo sa Soko, tingnan mo naman kung, I mean, hindi ba sila nahihiya? Ngayon naman, bloodstain. Oh, di pahiya sila. Wala na, negative na naman. Ilan na bang kahihiyan? Ilan na ba yung kinordon nyo? Ilan na ba yung pinasok nyo? Lahat negative. Mm-hmm. Di, hanggat tumatagal kayo dito, lalong nadadagdagan yung kahihiyan ninyo, eh. Mm-hmm. May mga lugar dito, ilang beses na lang pinasok. Kaya nga nagagalit na yung ibang members ng mga taga-KOJC. Bakit naman papasukin na naman yan? Kaka-check nyo lang, che-checkin nyo ulit. Eh wala naman kayong nakikita. Wala naman kayong nahuhuli. Paulit-ulit lang tayo. Mm-hmm. Di ba? So, they are just wasting time and efforts. No. Dagdagan ko lang, Coach, yung requirement. Kanina medyo
Nakinig kasi ako rin kay Attorney Torion kanina. Yung pag-serve ng search warrant, di ba? Kasi search na yung ginagawa nila eh. Although hindi yung search warrant, ha? Arrest warrant yung kanilang binigay. So doon pa lang, medyo illegal na sila o foul na yung ginagawa nila. Pero sa search warrant daw, sabi ng ating abogado, si Attorney Torion, na kinakailangan, pag magsiserve ka ng search warrant, mayroong mga conditions. Mayroong kailangan na dalawang representative, no, at least two representative na nanggagaling doon sa may-ari. Doon sa may-ari. So kung KOJC yan, kinakailangan at least mayroong dalawa, no? Tapos naka-specify na ron sa search warrant yung specificity, no? Kailangan specific place kung saan. Dapat nga magsasubmit pa sila ng mga kung anong itsura ng lugar, doon namin pupuntahan 'yan, doon namin titignan 'yan. Then yung reasonableness of the search. Oh, sasabihin nila, bakit kayo maghahalughog dito? Eh kasi nakita namin eh. Oh, so ayang ginagawa nila, ano 'yan eh, fishing expedition, no, mga ka-partners. Na witch hunt talaga 'yan. Kaya siguro sila, ang ginagawa nila ngayon, nagmamadali silang takpan to cover up yung mga, aywan ko, sira ulo siguro yung mga yan. Talagang alam mong halata mong nanghuhula sila eh. Kasi tama ka, dapat specific. Dito sa lugar na ito, ito yung isi-search namin kasi meron kaming hinahanap dyan. Bagamat ito'y hindi search warrant, ha? At ito'y warrant of arrest. Pero kahit search warrant yung tawak nila, ang dami nilang nalabag na batas dito. Fishing expedition, tama ka. Hindi pwedeng meron kang isi-search sa katedral, tapos bigla mong isi-search, maiisipan mo, isi-search mo yung JMC, tapos isi-search mo yung Bible School, tapos isi-search mo yung hangar. Hindi po pwedeng ganoon. Kasi nga, itong mga search warrant and warrant of arrest, ito ay kaya may guidelines yan kasi to protect yung karapatan natin. Yes. Na hindi na aabuso yung karapatan natin. Right to kasi privacy. Minsan nagagamit yan. Oo, nagagamit yan eh. Exactly, ito yun. Katulad yan. Ito, pinasok namin yan. O, isa ako sa pumasok dito. At ilang balik na nila yan. Oh, kasi si ilang beses na dyan. Coach, no, excuse, ano? Kasi si itong si Tori, bukang bibig niya, no? Bukang bibig niya na nakikita niya si pastor na palakad-lakad. No? Yun ang palagi niya sinasabi. Yun ang andiyan, alam kong andiyan si pastor, naglalakad lang siya from one site to another, 'di ba? Naman, may 3,000 pulis ka diyan eh. Bakit hindi mo na saka alam mo kasi pagka during the time dati pa noon, ano, syempre pag andiyan diyan si pastor, yung normal times ba, pagka dumadaan si pastor doon sa ano, alam namin lahat eh. Alam namin na kung naglalakad si pastor, alam namin kung, pero yan ngayon kasi yan kasi ngayon parang talagang wala talaga, nabaliw naman na siguro yung tao na yan. Ako ko to si Tori, siguro tanungin natin, ano ba tinitake mong multivitamins? Baka na-overdose ka dyan sa kung anumang tinitake mong yan, ha? Kasi nakikita mo si pastor, di ba? Nakikita mo palakad-lakad. Kulihin mo na, ano pa inaantay mo? Pambihira. Correct. Pambihira ka na. Nananawagan pa silang sumuko. Oo nga eh. Bakit ang masusukuhin eh? Alam mo, andi dito, nakikita mo ng palakad-lakad. Obstruction of justice ka, Tori. Pwede hindi mo hulihin. Anong purpose mo rito? Ano, tatawag ka pa ng tao mo para hulihin? Tatawagan mo pa kami para hulihin? Si Tori lang pinakamakita mo, hulihin mo na. Ayun nga ang problema dito. Kaya nga sabi ko, ano bang vitamins ang tinitake nito? Baka sa nasosobraan sa vitamins at nag-hallucinate. Isipin mo, ang dami niyang pulis dito, hindi nakikita. Hindi, saka siya lang nakakita. Saka isa pa, coach, ano? Kung sinasabi niya, yun yung palagi niyang sinasabi, na nakikita daw niya si pastor na palakad-lakad lang dito sa compound, eh, kailan ba siya pumasok ulit sa compound? Eh, after the third day, hindi na siya nagpakita dyan. O, di ba?
After ata nung ano, ano di ba? I mean, third day ba yun? Oh. Or yung lumabas yung court order? Oo, yung, na yan, yun eh, diba? Oo, yung last na lang na sighting sa kanya is yung nag yung may nasira siya, na sumakay siya ng chopper. Tapos may nasira mm-hmm. siya, na take note, nasira yung ano. Yan, yun na lang yung mm-hmm. last. Tapos meron, yan, pang, yan. Meron pang time na nakita siya, naka-van na lang siya, pero hindi na siya bumaba. Oo. So, oh, hindi na. Wala na, hindi na siya nakikita dito kasi bakit? Ano to eh, pag pumupunta yan dito, mahilig sa pictures yan. Mm. Binibidyo-bidyo pa siya, kaya makikita natin at makikita yan dahil papansin nga ito sa media. Bakit niya sabihin na nakikita niya palagi si Pastor na siya nga mismo, hindi siya nakikita dyan? At tinatawanan pa daw ni Pastor si Tore. Ito yung sabi ni Tore, Coach. Pag nakikita daw niya si Pastor, eh tinatawanan daw siya. Diba hallucination na? Eh, hallucination. Pero kung ako rin, pagtatawanan ko siya. Well, isipin mo, ha? Hindi mo ako mahuli-huli. Ilan yung bata mo rito? Puro pa kayo armado. Ang lalaki pa ng katawan ninyo. Anong ginagawa nyo? Sinasaktan yung babae. Tapos hindi nyo mahuli-huli dito. Mm-mm. Diba? Eh, hindi naman. Kasi siya lang nakakita niyan eh. At kung nakikita man ito ng mga pulis niya, edi hulihin nyo rin. Ano pa pinag-iaantay nyo, no? But alam mo to si Tore, sinungaling to. Mm-hmm. Eh, pati sarili niya, pinapaniwalaan niya. Kahit tanungin niya yung mga pulis niya ng seryoso, ay yung totoo lang, ha? Yung pulis mo alam yan, wala dito si Pastor. Baka ikaw lang na naniniwala. O kaya yung mga ibang amuyong mo dyan, na sunod lang na sunod sa'yo. Pero kung tatanungin mo yung katotohanan, alam ng mga pulis mo, wala dito si Pastor, pambihira. Ilang days na kayo dito, niwala kayong success. Lahat ng gawin mo, Tore, failure. Yun nga, sir, kasi hindi niya matanggap. Kasi para sa kanya, masakit talagang sabing mission failed siya sa paghahanap niya kay Pastor. Kasi biruin mo, 2 weeks na hindi pa nahanap si Pastor. Kaya nga kuha ko sa kanya, pasok lolo na siya kay Marcos eh, o kay Abalos. Total bumabaha sa Maynila eh. Diba? Para hindi siya nakakahiya. Ang kailangan lang nito exit eh. The graceful exit para hindi naman siya nagmumukhang tanga. Diba? Sabihin mo, oy, patawag nyo na ako. Patawag mo na. Cancelin na yung police. Kasi kailangan nating rumusponde sa mga baha. Ganun. Para magkaroon lang siya ng excuse sa sarili niya. Exit na. Di tapos press con siya. Mas importante ang bayan. Kailangan natin pagsilbihan, saka na lang natin pupuntahan ulit ang KOJC. O, tapos na usapan. Paano yun, Coach? Paano yung graceful exit? Sabi-sabi, may natanggap na raw itong si Tore. Kaya parang ayaw na niyang bitawan. Kung totoo yan, ha? Hindi natin alam. Bata, kung totoo yan, yan ang problema. Pagbayaran ka. Nawawala yung sarili mong utak eh. Dapat yung prinsipyo hindi ibinebenta. Para sa ganun, nakakatayo ka sa tama. Kung totoo yan, anong klase kang pulis? Kung ito naman ay hindi totoo, edi umexit ka na kasi wala ka ng pakinabang dito. But again, kung totoo, ay malaki problema natin. Mm-mm. Kasi kung bayad na nga, ano ba yung 100 million? Ano yung sinasabi mo? Kasi yan ang nadidinig natin eh. Hindi naman natin alam kung ito yung totoo. Mm-mm. Balatuan mo naman yung mga bata mo rito, pambihira. Wala nga kinakain siguro. Pawaksis. Pawaksis naman. Oo, ganun. Nagtatanong lang, totoo ba yan, Tore? Tanong lang naman. I-share naman. Share the blessing kung totoo. Pambihira, sila yung bilad sa araw dito. O, di ba? Sila yung napuputokan pa dahil inaharang nila yung mga dapat hindi dapat harangin. O, isipin mo, hindi na nga maganda yung amoy nila. Di ba? Mahirap gawin yun. Naunawaan ko naman kasi bilad sila sa init. Konting share naman. Share mo sa kanila, Tore. Coach, tsaka si Jade, kung nasa linya pa, gusto ko lang makuha yung opinion nyo dito. Kasi dun sa press conference kahapon ni Attorney Torion, sinabi niya, warrant of arrest is used to oppress, not to arrest. Ano pa masabi mo dito, Coach?
Sabi ni Attorney Torion? Opo, sinabi niya kanina sa Attorney Torion, sinabi niya sa press con, warrant of arrest is used to oppress, not to arrest. Yun ang sigurong term ni ano? Term siguro ni term ni Torion yan. Kasi hindi naman, wala naman talaga silang na-aresto, wala naman. Hinaharas lang nila tong KOJC. Masyado na sila, overstaying na sila dito. Saan ka nakakita? Simula na buhay ako, wala akong nakita na nag-serve ng warrant of arrest na ganito, nag-stay ng matagal. Di ba? Sabi mo nga, sino ba nagbanggit kanina may free board and lodging? Yung warrant of arrest with free board and lodging, ang tindi. Sir. Sabi yan nung kaya Attorney Torio, naglilipo tayo. Nung pumunta tayo ng KOJC hangar, nabanggit kayo, yan, KOJC hangar, ginagawang boarding house ng mga kapulisan. Oo, isa yan. So, siguro madagdag ko lang din yung sinasabi nga ni Attorney Torion na ibig sabihin, yung pagsisilbi ka ng arrest warrant, hindi lisensya yan, nasisirain mo yung property ng isang correct. Akusado. Mm-hmm, correct. So, hindi rin ibig sabihin na hindi rin lisensya na dahil nagsisilbi ka ng arrest warrant ay hindi mo na igagalang yung karapatan ng isang akusado. So that's I think kasi ang ginagayari kasi ngayon oppression na ginigipit mo na yung mga missionary workers na hindi naman mga suspect, hindi naman po ito yung subject po ninyo, pero ginigipit po ninyo dito sa loob ng KOJC. Remember natin ha, ang KOJC compound ay pagmamayari po ng lahat ng mga taga KOJC. Mm-mm. Ito kay Coach Oli. Coach, I know parang nasa press con ka kahapon kay Attorney Torion. May nagtanong sa kanyang reporter na posible daw na baka hanggang 2028 yung pananatili nila diyan sa paghahanap kay Pastor. Nabanggit ni Attorney Torion na bakit daw 2028? Masyado dong halatang-halata daw na political. Kasi akalain mo sa bayan 2028 is presidential election, Coach Oli. Reaction mo dito, sir. Kaya nga nanggagaling na mismo sa kanila na hindi talaga ito pakay nila dito si Pastor. Obvious na sila mismo nadudulas na political to. Political harassment to. At again, alam naman ng marami yan. Alam naman ng lahat yan. Na talagang ang kalaban talaga nila dito, Duterte. At matalik na magkaibigan si Pierre Hardy tsaka si Pastor Kibuloy. Kaya pinipilayan to si Pierre Hardy kasi naalisan yung mga kaibigan, ng mga supporters, no? Kaya papabuti nila ng 2028. Good luck sa inyo kung umabot kayo. Correct. Diba? Tingnan natin. Mm-mm. Pasalamat na nga kayo kung umabot kayo hanggang 2025 Diba? Sobrang sir, sobrang Coach Oli, binaboy na talaga nila yung yung lugar diyan. Ilang dalawang linggo nga lang sila halos maambaho na nga ng compound Ang dami ng basura. May mga lugar na na nasira dahil sa mga pinaggagawa. Yun nga, sinabi ni Kapartner Jay, daging boarding house na ng mga police, which is dapat pamamayari ng mga KOJC missionaries and Coach Oli Alam mo sa akin, hindi pa naman ako nawawala ng pag-asa no, sa ating AFP, sa ating mga senador. Sa ating nasa judicial system na hindi, malabo naman siguro itong umabot siya ng 2028. Palagay ko gagawa na ng hakbang itong mga ito at pipigilan itong ganitong klaseng kadimonyohan. Kung sakaling plano nila hanggang 2028, gagalaw na AFP dyan, kailangan ng aksyonan yung mga sinasampang kaso patungkol dito sa Pilatore at sa mga ibang pulis na sila ay magsilayas na dito. Diba? Masyado nang abusado yon. Actually, dapat hindi na sila umabot next week dito So ako lang ang tatanungin. Mm-hmm. But still, okay naman kasi gumagalaw na yung senador. No? Magkakaroon na ng Senate hearing. Sana na may magandang resulta itong mangyayaring Senate hearing. Ako naniniwala na inaantay to ng marami.
So sa mga kababayan natin, ha, panuurin nyo po itong Senate hearing. Paalala lang, sabihan ninyo ang inyong mga mga kamag-anak. Pero alam ko marami na nag-aantay dito. Ito ay parang Pacquiao, yung boxing ni Pacquiao, na lahat ay nakatutok. No? I'm sure itong Senate hearing na to, bukas, buong Pilipinas at mga kababayan natin sa iba't ibang parte ng mundo ay manunood nito. Napakalaking ito ay makikita natin kung lalapastanganin pa rin ng mga kapulisan itong ating batas. Coach, tsaka Jade, susugan ko lang yung tanong ni Sheena kanina kasi nga sa press con din, before yung press con ni Atty. Torion, may pahayag itong si Torre na after ng Senate hearing, talagang sinabi niya na magtatagal pa daw sila dyan sa KOJC compound hanggat hindi daw nila nakukuha si Pastor. Since kayo first hand, nakakahalubilo ninyo yung mga leaders dyan sa KOJC, ano yung kumbaga parang may napag-usapan na ba after Senate hearing kung talagang anong gagawin nila, if ever, na muling dadami na naman yung mga police dyan sa KOJC compound? Ako personally, yung sinasabi mo, sa tingin ko, posible. Posible yan. Kasi talagang hindi sila sumusunod sa batas. So, posible mang-hearing, pero after the hearing, babalik na naman yung sangkatutak na pulis, natatanggalin lang nila, tapos yung tinabunan nila ng simento, ay huhukayin muli. Sana, I really hope I'm wrong. No, pero sa aking personal na opinion, tingin ko baka nga hindi pa rin ito magsilayas. I think mahaba pa ito. Dahil yung kapal ng mukha ni Torre, sobra na. Sobra na. Unless pilitin mo na siyang umalis dito at meron na talaga magsabi sa kanyang authority, ito ay hindi mo na mapapal si Torre. Mm-hmm. Ang may kakayahan kasi talaga na magpaalis diyan sa mga yan, yung korte. Di ba? Mm-hmm. Kasi itong Senate... Pero pati korte, hindi sinusunod. Na, eh. Hindi na nila sinusunod yung korte. O paano Marcos, bang... I think Marcos is clueless kung what's happening. I don't know kung asaan ba si Marcos, nasa Alapaap ba or whatever. Kasi clueless si Marcos. I mean, sabihin mo ni isang armas wala at walang tear gas. Kasi si Marcos, isang tawag lang niya, pull out yan. Pero clueless, parang hindi niya alam yung nangyayari dito. I mean, sinong loko-loko magbibigay ng statement na walang armas? So, walang alam to. Palagay ko ito ay ibang nagpapatakbo na ito. Malamang to, nasa Congress yan. Oh, kasi hindi naman siguro si Torre gagalaw ng ganto sa kalaking resources na ginagamit. Wala naman siguro kakayahan si Torre na gamitin to lahat. As Senator Bato nga siya nagsabi na halos lahat ng pulis sa Mindanao nasa Davao City, ganun kalaking resources at hindi niya pa nabanggit yung mga from Visayas tsaka Luzon na ginamit na augmentation para lang diyan sa KOJC compound. Nabalitaan ko pa nga, meron na from NCR na banggit sa atin. So, grabe na, sobra na yan. Kaya itong mga kriminal, nagpipiesta ngayon. Haya-haya ang buhay nitong mga addict. Correct. Itong mga drug lords at mga pusher, haya-haya sila. Andito na eh. Andito na yung mga pulis na instead nagbabantay sa kanilang probinsya, syudad, sa kanilang city. Wala na, andito na. Ito na lang, binabantayan na lang nila kung yung... Di umano, sinasabi nitong si na Torre na naglalakad-lakad dito si Pastor. Buti ka pa nakikita mo. Matagal ko na ulit gusto makita si Pastor, hindi ko nakikita eh. Meron lang akong tanong dun sa inline dun sa magpapatupad ng court order, no? So, yung court order, meron yung temporary protection order na tumigil sila diyan. Supposed to be, ang magpapa-implement niyan, yung mga pulis. Diba? So, si Attorney Torion, narinig ko rin sa kanya na kung paano yan, wala na tayong maasahan sa pulis. Andiyan naman sila, nga yung violators.
So ang susunod na pwede is yung mga barangay tanod. Yung mga enforcers din na galing na dun sa grassroots. Now, ito yung tanong, ano, Coach? Pwede bang i-compel o utusan ng korte, gaya niyang regional trial court, yung AFP, no? Yung Armed Forces of the Philippines, yung mga kasundaluhan natin, para i-implement yung court order na yan? Hindi ko alam yung part ng batas na yan, ha? Kasi hindi naman tayo abogado. Pero ang AFP ay pwede namang makialam, eh. Mm-hmm. Diba? So nag-aantay lang yan dahil nasa history natin yan, malaki po ang... Sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.